Hi! Magandang araw sa inyo! Kumusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuti lamang kayong kalagayan. Ngayong araw na ito ay magiging isang exciting na araw dahil magkakaroon tayo ng panibago nating aralin o paksa sa ating asignaturang Araling Panlipunan. Ngayong araw na ito ay pag-aaralan natin ang tungkol sa watawat ng Pilipinas at pambansang awit. Pero bago ang lahat, balikan muna natin ang ating napag-aralan noong nakaraang video. Noong nakaraang video ay napag-aralan natin ang tungkol sa Aralin 6, Anyong Filipino, Mga Basihan ng Pagiging Filipino. At ating nalaman na ang isang tao ay maituturing na isang Filipino kung ang kanyang mga magulang ay Filipino rin. So kung ang tatay ay Filipino at ang nanay ay Filipino, ang anak o ang bata ay maituturing din na Filipino. Okay, tandaan natin yan. Maituturing ka rin isang Filipino kung isa sa iyong mga magulang ay Filipino. At kung ang isa naman sa inyong mga magulang, halimbawa ang iyong tatay ay isang dayuhan, ikaw pa rin ay maituturing na isang Filipino basta ang mahalaga ay isa sa iyong mga magulang ay Filipino. At kung inyo natatandaan, nalaman natin na ang kahulugan ng dayuhan ay ang mga taong nakatira sa Pilipinas pero hindi mga Filipino. So halimbawa, Amerikano, Japones, Koreano na nakatira dito sa ating bansa. So, tinatawag natin silang mga dayuhan. Okay? At mahalaga rin na ating tandaan na biyaya mula sa Panginoon na magkaroon tayo ng isang pagkakakilanlan bilang isang Filipino. So, identity bilang isang Filipino. Ito ay blessing mula sa ating Panginoon. Okay? At in relation with that, bilang isang Filipino, mahalaga rin na malaman natin at maisapuso natin ang mga sumisimbolo sa ating watawat, sa watawat ng Pilipinas at malaman natin at makabisado natin ang ating pambansang awit. Okay? Sabi nga sa Santiago 1:7, ang maganda at mabuting biyaya ay galing sa Diyos. Kasama na rin dito ang pagkakaroon natin ng isang pagkakakilanlan, okay, bilang Filipino. Okay? Tandaan natin yan. Blessing yon mula sa ating Panginoon. Okay? Natatandaan nyo ba noong tayo ay nasa school pa, noong tayo ay nasa GCF-ICS pa, nagkakaroon tayo ng assembly time, ba? Diba? Sa mga public school, dinatawag nila itong flag ceremony. So, sa ating paaralan, tinatawag natin itong assembly time. So, tuwing assembly time, kung inyo natatandaan, kumakanta rin tayo ng iba't ibang mga worship songs, ba? Diba? At nagkakaroon din tayo ng birthday greeting sa mga batang may birthday sa linggong iyon. At syempre, pinakamahalaga, kumakanta rin tayo ng ating pambansang awit na Lupang Hinirang, ba? Diba? So, kung inyo natatandaan, sa lobby kasi tayo flag ceremony o nag-assembly time. Mayroong watawat ng Pilipinas sa ating harapan habang tayo ay kumakanta ng ating pambansang awit na Lupang Hinirang. So, tandaan natin ha, ang ating pambansang awit o ang pambansang awit ng Pilipinas ay Lupang Hinirang. Okay? Ngayon ay talakayin naman natin ang tungkol sa watawat ng Pilipinas. Ano nga ba ang watawat? Okay? Ang watawat ang pambansang bandila o sagisag ng ating bansa. So, ito ang nagre-representa ng ating bansa. Ito ang ating sagisag. Okay? At ang ating watawat ay may tatlong pangunahing kulay. Una na riyan ang kulay asul. Ang kulay asul ay sumasagisag sa kapayapaan. Okay, sa peace. Okay, peace pala. Hindi ganito, peace. Okay, sa peace. So, ang kulay blue o asul ay sumasagisag sa kapayapaan, sa peace. Okay, pangalawang pangunahing kulay ay ang kulay pula. Ang kulay pula naman ay sumasagisag sa katapangan. Okay? So, ang kulay pula ay sumasagisag sa katapangan.
Pangatlong kulay naman ay ang kulay puti. Ito naman ay sumasagisag sa kalinisan ng kalooban. So kung ang asul ay sumasagisag sa peace o kapayapaan, ang pula ay sumasagisag sa katapangan, ang puti naman ay sumasagisag sa kalinisan ng kalooban. Okay, tandaan natin yung tatlong pangunahing kulay ng ating watawat. Asul, pula, at kulay puti. Okay? Okay. Ngayon naman ay ating tatalakayin ang tungkol sa mga simbolo na makikita natin sa ating watawat. Ang tatlong bituin, okay, yung three stars na makikita natin sa ating watawat ay sumasagisag sa tatlong malalaking pangkat ng pulo ng Pilipinas. Ang Luzon, Visayas at Mindanao. Ilan nga muli ang bituin na makikita natin sa ating watawat? Tatlo. Tayo ay makakakita ng tatlong bituin sa ating watawat. At sumasagisag ito sa Luzon, Visayas at Mindanao na maituturing nating tatlong malalaking pangkat ng pulo sa ating bansa. Okay. Mayroon din tayong araw sa ating watawat, di ba? Sa watawat ng Pilipinas. At yung mga sinag nito, okay, sinag ha, hindi walong araw. Yung walong sinag, yung sun, parang sun rays, okay? Sumasagisag naman ito at kumakatawan naman ito sa walong lalawigan na lumaban sa mga mananakop na Kastila. So ito ang kinakatawan ng walong sinag ng araw na makikita natin sa watawat ng Pilipinas. So tandaan natin na ilan nga muli ang sinag ng araw na makikita natin sa ating watawat? Merong 8. Okay, tama ba? 8. Okay? 8 sinag ng araw. At kumakatawan itong 8 sinag ng araw sa mga lalawigan na lumaban sa mga Kastila. At ito ang mga 8 lalawigan na iyon. Maynila, Cavite, Laguna, Batangas, Bulacan, Pampanga, Tarlac, at Nueva Ecija. Okay, tandaan natin na ang ating watawat ay may 8 sinag at kumakatawan ito sa 8 lalawigan. Okay? Okay, ngayon naman ay ating pag-aaralan ang tungkol sa lupang hinirang, ang tungkol sa ating pambansang awit. At may papanood ako sa inyong video na tungkol sa ating pambansang awit. So, maigi na tayo ay makinig at bigyang pansin din natin ang liriko o lyrics na makikita natin sa ating mga screen. Kung handa na kayong pakinggan ang ating pambansang awit, ay maaari kayong tumayo at ilagay natin ang ating kanang kamay sa ating kaliwang dibdib. Okay? Panoorin natin ito. Mga bata, ang pambansang awit ng Pilipinas. So ating nasabayan at ating nakanta ang lupang hinirang, ang ating pambansang
awit. Alam kong pamilyar sa inyo itong awitin na ito dahil nga napapakinggan natin at naaawit na natin ito sa ating assembly time noong tayo pa lamang ay nasa GCF ICS. Okay? At kung inyong matatandaan ay sinabihan ko kayo na ilagay ang inyong kanang kamay sa kaliwang dibdib. Dahil mamaya, titingnan natin at malalaman natin ang mga dapat nating gawin at dapat nating sundin tuwing tayo ay kumakanta ng pambansang awit. Okay? Pero ngayon ay magsasabi muna ako o ituturo ko muna sa inyo ang ilan sa mga mahalagang impormasyon na dapat ninyong malaman tungkol sa ating pambansang awit. Okay. Nilapatan ng himig ni Julian Felipe ang pambansang awit. So ito si Julian Felipe. Siya ang naglapat ng himig ng ating pambansang awit. At ang mga titik ng pambansang awit ay idinagdag matapos isulat ni Jose Palma ang tulang Pilipinas noong Agosto 1899. So ito si Jose Palma at siya ang nagdagdag o naggumawa ng titik ng ating pambansang awit. Okay? At ito na. Ito ang mga dapat nating sundin sa pag-awit ng ating pambansang awit. Unang-una, kapag ikaw ay umaawit ng pambansang awit na lupang hinirang, mahalaga na ikaw ay tumayo ng tuwid. Okay, hindi ka nakaslouch, hindi ka parang tinatamad. Kailangan ay nakatayo ka ng tuwid. Pangalawa, habang ikaw ay umaawit, mahalaga rin na ikaw ay nakaharap sa watawat. Okay, hindi ka nakaharap sa classmate mo, hindi ka nakaharap sa laptop mo. Okay, hindi ka nakaharap sa teacher mo, hindi. Ikaw dapat ay nakaharap sa watawat habang inaawit mo ang ating pambansang awit. At ito, kanina ko sinabi sa inyo, ilagay ang kanang kamay sa gawing kaliwa ng dibdib. So ito ay mahalaga rin. So, kapag ikaw ay kumakanta ng pambansang awit na lupang hinirang, mahalaga na ilagay mo ang iyong kanang kamay sa gawing kaliwa ng dibdib. Okay. At mahalaga rin na bigkasin natin ng may diin ang mga salita nito at umawit ng may damdamin. Okay? At mahalaga rin nating alalahanin na kapag narinig natin ang ating pambansang awit na tinutugtog o inaawit, kahit na anong ginagawa mo, kailangan mong tumayo at kailangan mong ilagay ang iyong kanang kamay sa gawing kaliwa ng dibdib bilang pagrespeto na rin sa ating pambansang awit at watawat ng ating bansa. Okay? Mahalaga rin na huwag kang kumilos o magingay habang umaawit. So kapag ikaw ay kumakanta o umaawit ng lupang hinirang, dapat lamang ikaw ay nakafocus sa pagkanta o pag-awit ng lupang hinirang at huwag kang makipagkwentuhan, okay, o magingay habang ikaw ay umaawit ng ating pambansang awit. Okay? So mahalagang tandaan, kapag narinig ang lupang hinirang na tinutugtog o inaawit, mahalagang tumigil ka kung nasaan ka man. Okay? At iyong ilagay ang iyong kanang kamay sa kaliwang dibdib. Okay? Kwento lang rin ni Teacher Sherry, noong nakaraang taon, mayroon akong estudyante na siguro na late siya sa kanyang klase. At ang nangyari noon ay parang nagmamadali siya, tumatakbo siya sa hallway. Pero naabutan siya ng pag-aawit ng lupang hinirang. Alam niyo kung ano ang kanyang ginawa? Kahit na mabigat ang kanyang bag at kahit tumatakbo siya sa corridor ng ating paaralan, siya ay tumigil at nilagay niya ang kanyang kanang kamay sa kaliwang dibdib at umawit ng may damdamin. Kasabay ng mga ibang bata na umaawit ng ating pambansang awit na lupang hinirang. Okay? So, iyon ang dapat nating gayahin na may respeto at may pagmamahal sa ating pambansang awit. Okay? So, ilang tips para
Para inyong matandaan at makabisado ang ating pambansang awit, ay maaari kayong mag-ensayo sa inyong mga tahanan kung paano dapat tumayo at umawit ng pambansang awit. Okay, maaari ninyong sabihan ang inyong mga magulang na tulungan kayo kung paano ba dapat talaga ang tamang pag-uugali kapag narinig natin ang ating pambansang awit. Si Teacher Sherin din ay magpo-post ng link, okay, ng video na maaari ninyong sabayan upang makabisado ninyo ang ating pambansang awit, okay? At ako rin po ay magpo-post ng ating assessment tungkol sa aralin na ito. So, make sure na masasagutan ito bago ang deadline. So, kung kayo ay may mga katanungan o concerns about sa ating assessment na ipo-post ko sa Schoology, maaari ninyo akong padalhan ng mensahe. Okay? So, ayun lamang ang ating pag-aaralan ngayong araw na ito sa video na ito tungkol sa watawat ng Pilipinas at pambansang awit. So, magkita-kita tayo sa ating mga live sessions at maraming salamat! Paalam!